Mas lumala nga ba ang sitwasyon nitong si Eliza Valdez sa kanyang injury? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming channel, ay pakiclick naman ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa ating mga latest. Ayan, welcome back guys. Ano, at i-update ko lamang kayo dito sa recovery nitong si Eliza Valdez. At yan nga isang good news, ano, dahil masayang-masaya itong si Eliza dahil siya ay naka-first step na sa kanyang pagkaka-injury nung nakailan, ano, at siya ay nag-testing, ano, dahil nga dito sa kanyang kumakalat na videos ngayon dito sa ating social media na itong si Eliza Valdez daw ay sinubukan na maglakad or mag-single step dahil nga napakasakit nito nung nakaraan, pero very grateful siya at nagpapasalamat dahil yun nga at naihakbang na nga niya ang kanyang binti, ano, dahil sa una ay siya ay natatakot dahil nga masakit kasi yan guys, talagang makirot yan, yung kanyang injury sa kanyang legs. At siya naman ay sobrang nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. At kahit ang mga manonood ay mga nagme-message sa kanya na siya nga ay pinagdadasal ng mga ito, at yung kanyang mga doctors na tumulong sa kanya, yung mga PT niya, at yung kanyang grupo nga sa kanyang team na Creamline Cool Smashers. Sabi pa nga ni Eliza ay long way to go, but a slow process is still process. Dagdag niya pa nga rito ay sana daw ay siya ay nakakapag-inspire at nakakapag-motivate sa kanyang mga manonood, kung yan daw ay kahit na maliit lang na bagay or makita daw natin yung ating mga sitwasyon ngayon. At napabiro naman itong si Michelle Gumabaw dito kay Eliza, ano, na mas magaling pa nga daw itong si Eliza ngayon na mag-squat sa kanya. At ayon naman dito sa kanilang coach na si Coach Sherwin Meneses, ay sila naman daw ay hindi nagko-close door dito kay Eliza Valdez sa paglalaro nga dito nga sa upcoming PVL conference, ano, pero sila daw ay naka-focus sa much better na recovery nitong si Eliza Valdez. At nang interviewin nga itong si Eliza Valdez ng One Sports, ano, at dahil nga tinatanong na kung 100% na ba ang kanyang recovery, ay napasagot na lamang itong si Eliza Valdez ng naku po, malayo pa po tayo. Ayan ang kanyang sinabi. At dagdag niya pa rito ay masaya naman daw siya na makita na very hardworking sa pagde-training ang kanyang mga teammates, ano, at yun nga, at siya ay excited na manood sa upcoming PVL conference nila, makasamang makalaro ang kanyang mga teammate. At syempre iniisip din ni Eliza Valdez, kahit na siya nga ay bumitiw muna sa pagiging captain, ay naroon pa rin ang kanyang mga pagsuporta at pag-advise sa mga pwede pang gawin sa kanilang teammates, ano, yung mga pwede pa nilang i-improve. Syempre aalalay niya pa rin naman dyan si Gia, no, dahil nga ito nga ang pumalit sa kanya sa pagiging captain dito nga sa Creamline Cool Smashers. At huling nga ang nagkomento itong si Tots Carlos, ano, at nasabi niya nga dito na sila ay very competitive team, at lahat ng kanyang mga teammates ay kumbaga fighter o palaban, ano, at kahit na sila daw ay matatagal na magkakasama, ay patuloy pa rin daw silang natututo sa isa't isa, at yun daw ang kanilang patuloy na pag-grow din as a team. At ayan guys, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aming channel, ay i-click mo na yung subscribe with bell button para lagi kang updated sa ating mga latest videos. At kung kayo naman mare ay depressed or may pinagdadaanan sa buhay, ay may irerekomenda ako sa inyong channel. Yan ang Word on the Go ni Mike Pineda, at napakarami nyo po talagang matututunan sa mga videos niya. Nagsishare sila dyan ng mga God's words na pwede mong i-apply sa iyong buhay. At makakasigurado ka rin na talagang galing sa Bible yung mga tinuturo nila. At ang kagandahan dyan ay mas pinadali pa nila yung explanation para mas maunawaan ng mga manonood yung salita ng Diyos. Madla sa blessing ng Diyos sa iyo. Paano kung gusto kang pagpalain ng Diyos pero hindi niya magawa? Ano naman nating meron tayong tatay sa langit,